tayo'y nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, amihin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na luluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mga pangyarihan, taon-taon ay sinasariwa mo ang araw ng pagtatalaga ng bahay dalanginan ito. Dinggin mo ang mga panalangin ng iyong sambayanan at ipagalo mo ikaw ay malaging mapaglingkuran din ng dalisay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako para palabas sa pinto, sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar ay maaagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawalan ng bunga pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo nito. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot.
Ang Diyos ang lakas natin at kandungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanig man, kahit nasa dagat ang bundok mabuwal. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanan ng lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila, mula sa umagay kanyang alaga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos. Ayon sa kaloob ng Diyos, sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit, maging maingat ang bawat nagtatayo sapagkat wala ng ibang pundasyon na maaring ilagay liban sa nailagay na si Jesucristo. Hindi ba niyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Parurusan ng Diyos ang magwasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at ng mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at pinagtabuyang palabas sa mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang mga salapi ng mga namamalit at pinataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad na sinabi sa kasulatan, ang aking amang, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, anong tandang may bibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang na 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Mga kapatid, na mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang umaga rin po, Father. Ngayong araw ito, pinagdiriwang natin ang pagtatalaga ng Lateran Basilica. Bakit mahalaga ang Lateran Basilica? Dahil sa 3 bagay. Una, ito yung pinakasentro ng
buhay Kristiyano ng siyudad ng Roma. At pangalawa, dito nakatira mula nung itinayo ito, dito nakatira yung mga Santo Papa. At ngayon, ang ating Santo Papa. At ang pangatlo, ito yung Cathedral ng Rome. Kaya napakahalaga ito para sa atin. At alam nyo, tayo mga Kristiyano, napakahalaga para sa atin ang simbahan. Diba? Pag ang simbahan ay maganda, dinadayo natin. Pag ang simbahan ay kumbaga sikat, ito yung kumbaga lugar na kung saan pinipili ng mga ikinakasal. Kaya kahit napakalayo, dinadayo natin ang simbahan. Pero anong kugnay ito sa buhay natin bilang mga Kristiyano? Sa mga Hudyo, mga kapatid, napakahalaga para sa kanila ang templo. Dahil sa pinagmamalaki ng mga Hudyo, maliban sa kanilang hari at kaharian, ay ang kanilang templo. Sa katunayan, taon-taon, meron silang tinatawag na pilgrimage patungo sa kanilang templo. At sila ay nagdadala ng mga alay at mga handog para ialay nila sa templo, sa Panginoon. Kaya nga sa Ebanghelyo ngayon narinig natin, noong nakita ni Jesus isang araw, malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, si Jesus ay pumunta sa Jerusalem. At nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at mga namamalit ng salapi. Kaya noong nakita niya ito, nagalit siya. At sabi sa Ebanghelyo ngayon, gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at pinagtabuyang palabas sa mga mangangalakal pati ang mga baka at tupa. At isinabog niya ang mga salapi ng namamalit at ipinagtataob ang kanilang mga hapag. At sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito mga iyan, huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Ganun na lang yung malasakit ng Panginoon sa templo dahil para sa kanya, ang templo ay bahay dalanginan, house of prayer. Tanungin natin ang ating mga sarili, pag tayo ba pupunta sa simbahan, tayo ba ay nananalangin? Tayo ba ay natatagpuan ba natin ang Diyos sa simbahan? Nakikita ba natin at nararamdaman natin ang presensya ng Diyos sa buhay natin pag tayo pumasok sa simbahan? Alam niyo, sa tuwing pagkatapos ng misa dito, merong sinasabi, panatilihin po nating malinis at ang katahimikan ng labas at loob ng simbahan. Nakakatan, pag nilaya natin, naku, misan tayo bilang mga Kristiyano, misan ang simbahan natin ay misan parang palengke din. Bago magsimula ang misa, nagkikwentuhan tayo sa loob ng simbahan. Bago magsimula ang misa, tayo ay, kumbaga, naglalakad-lakad at ang ingay-ingay kumisan. Alam niyo mga kapatid, sana makita rin natin ang kahalagahan ng templo o ng simbahan sa buhay natin. At hindi lamang ang tinutukoy ditong simbahan ay yung struktura, yung structure, katulad nitong napakagandang simbahan at napakalaki. Kundi higit na mahalaga, yung sinasabi ni San Pablo Apostol sa mga taga-Corinto sa ikalawang pagbasa na kung saan tayo bilang Kristiyano yung mga gusali ng Diyos, temple, mga templo tayo ng Espiritu Santo, na kung saan kung ang Diyos ay tinatanggap natin sa buhay natin, tayo ay mga nagiging buhay na templo ng Diyos, na kung saan sana makita sa atin, una sa lahat, ang pag-ibig. Pag-ibig, kalinisan, at kabanalan. Kaya itong pagdiriwang natin pagtatalaga ng Lateran Basilica, ay ito'y palaala rin sa atin. Sana sa buhay natin, makita natin ang Diyos mismo sa buhay natin. Noong sinabi ni Jesus na gibain niyo ang templong ito, at sa loob ng tatlong araw ay itatayo ko muli. Ang tinutukoy niya dito yung kanyang katawan at ang kanyang muling pagkabuhay. Dahil mahalaga para sa kanya ang kaligtasan ng bawat isa sa atin. Mahalaga sa kanya na tayo bilang mga Kristiyano, makita natin ang kahalagahan, hindi lamang ng istruktura ng simbahan ito, kundi ang buhay mismo natin, na sana tayo namumuhay sa kabanalan. Alam niyo, laging panyaya sa atin ni Padre Pio. Si Padre Pio nung siya nabubuhay pa, nakita natin, makita ninyo ang kanyang buhay, ay punong-puno rin ng paghihirap. Punong-puno rin ng mga struggle sa buhay. Punong-puno rin ng mga pagsubok sa buhay. Pero dahil sa kanyang pananalangin, dahil sa kanyang pananampalataya, iyon ang nagpatatag sa kanya. At nakita niya ang Diyos sa buhay niya. At ito rin yung panyaya sa atin mga kapatid. Hindi lamang tayo nandito sa simbahan nito para magsimba.
Hindi lamang tayo nandiyosimbahan na ito para tayo humingi ng kagalingan sa ating mga sakit at karamdaman o kung ano man ang hinihingi natin. Kundi sana makita natin ang ating kaligtasan, ang ating buhay at ang ating relasyon sa Diyos. Kaya itong pagdiriwang natin na ito, sana ito ay magdala sa atin papalapit sa Diyos. Tanungin natin ang ating mga sarili, gaano ba kalaki ang pananampalataya natin sa Diyos? Ang simbahan ba ay nakakatulong sa atin para tayo mas mapalapit sa Diyos? O ito ay ginagawa lang natin na parang palengke din? Alam mo kung minsan, maraming naging hadlang para tayo mapalapit sa Diyos. Marami tayo mga distractions, marami tayo kumisan ng mga bagay na nakikita sa paligid. Sana tayo, pag pumasok tayo sa simbahan, makita natin na ito ay isang banal na lugar na kung saan dito natin matatagpuan ang Diyos. Sabi nga, simbahan ay pintuan patungo sa langit. Na kung saan tayo bilang mga Kristiyano, bagamat tayo mga makasalanan, tayo inanyahan ng Diyos na magbalik loob lagi. Sa pamamagitan ng simbahan nito, matagpuan natin ang Diyos sa buhay natin. Kaya dito sa simbahan nito, panatilihin natin ang katahimikan at kaayusan at kabanalan sa labas at loob ng simbahang ito. At hindi lamang yan, sa ating sarili rin, sa ating buhay mismo, makita natin ang Diyos sa buhay natin. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayon ginugunitan namin ang araw noong iyong marapating ang tahanang mong ito ay mapuspos ng kabanalan mong angkin. Gawin mong kami maging alay na lagi mong kinalulugdang tanggapin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nilubong dito sa gusaling itinayo namin ang iyong sambayanay lagi mong makapiling. Sa aming pagdulog upang sa iyo makarating, dito minilalahad at laging ginaganap ang pag-ipinahihiwatig mong pakikiisa sa lahat. Dito may pinakikilalang sa amin kanananahan sapagkat kami iyong tinipong sambayanan. May mga kapanig sa buong daigdig at sa katawan ni Kristo ay pawang kaanib sa pagkakapisang ganap sa Jerusalem sa langit. Kaya kaysa namang hilasisiawit ng papuri sa nawalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kahangian, langit lupa'y nagpupugay sa iyo. Kadakilaan, inarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa bilay ay nagpalakad at nakiramay sa
lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasi sa pamamagitan ng Espiritu King Banal ang makalob nito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawa ka niyang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang iyong katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawang kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalatayan. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tiniialay namin sa iyo ang tinapinagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalislisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mamakapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Ngayon mga kapatid, sama-sama nating awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinilig namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian.
kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain niyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung mga kapatid, na si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalitan niyahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Tanggapin mo ang amin
ni Jesus ng aming buhay. Tanggapin mo't gawin tinapay ng buhay, pagkain sa amin, kaluluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng pagumpitan, inumin ng bibigay sa amin ang kalakasan. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, taglayin nawa ng iyong banal na sambayanan ang bunga at kasiyahang dulot ng pagpapala mong bigay upang paglilingkod naming ginaganap sa pagdiriwang na ito ay matutuhan nawang gampanan sa Espiritu at katotohanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po sa bandang unahan ng ating main church, doon po sa kabila, ang pinaglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipinagnunubena mula noong ika-isa hanggang ngayong araw. At buong buwan nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod para sa mga sobre. Ikatlo, bahagi din ang ating pamimintuho kay Padre Pio at pagdarasal para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating namayapang mga mahal sa buhay. May mga available pong rose candle sa paligid ng simbahan na maaari nating sindihan sa may Chapel of Reconciliation bilang tanglaw sa ating mga mahal na pumanaw. Ikaapat, panoorin po natin ang pinsalang dulot ng nagdaang magbiyo. At dahil po dito, mga kapiyo, pansamantala pong wala muna tayong parking spaces na magagamit sa loob ng pambansang Dambana dahil sa pagkasira ng tulay papuntang parking area. Mula sa parking A
ay mga tao lamang po ang maaaring makapasok at limited parking slots ang meron doon. Maraming salamat po sa inyong pangunawa at asahan din natin ang matinding traffic, lalo na kung Sabado. Ito po si ang inyong arsobispo, at sa ngayon po ay nandito ngayon sa Roma. Ako po ay patuloy nagdarasal para sa ating lalawigan, sapagkat matapos nasalanta tayo ng bagyo, maraming naghihirap at maraming nangangailangan ng dasal. Sa ngayon po, ako'y humihingi ng tulong sa inyo, lalo na sa mga kapatid natin na salanta ng bagyo. Mahalaga na tayo magtulungan tulad na nangyari sa atin nung mga nakaraang taon. Sumabog ang Bulkang Taal, nagka-COVID tayo. Ipagpatuloy po natin ang magandang gawain ng isang Batanggenyo, nagtutulungan, nagbabahaginan, at nagdarasal para sa lahat. Ipadala po ang inyong tulong sa pamamagitan ng LASAC o Lipa Archdiocesan Social Action natin sa pamumuno ni Father Josh Shapko. So maraming salamat po sa inyong pakikinig at patuloy pong inyong asahan ang arsobispo na nagdarasal para sa atin, at patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon ng Diyos upang makilala na hindi tayo iniiwan ng Diyos. Pagpalain tayong lahat. Kaugnay din po nito ang pambansang Dambana sa patuloy na pagdami ng mga bumibisita sa pambansang Dambana. Simula po ngayong Disyembre ay magkakaroon tayo ng karagdagang misa mula Lunes hanggang Sabado. Ang mga bagong oras ng misa ay makikita nyo po sa ating screen. Gayun din, inanais po nating limitahan ang bilang ng live stream ng mga misa at magdagdag ng karagdagang live stream para sa Angelus at Rosary tuwing ika-12 ng tanghali at Divine Mercy Chaplet tuwing ika-3 ng hapon. Mangyayaring magabayan po kayo ng ating pagbabago ng ating schedule ad experimentum simula sa Disyembre. Ika-7, bilang paghahanda ng pambansang Dambana, sa isang espesyal na pagdiriwang ngayong Enero, tayo po ay magkakaroon ng Dinner for a Cause sa darating na December 10. Mayroon po tayong pinagbebentang tiket sa halagang 2,500 piso lamang. Kalakip na po nito ang mini-concert ni Mito Yunting at ng kanyang banda. Gayun din, ang iba't ibang natatanging mga awit kasama ang ilang pari ng Archdiocese ng Lipa. Halina't suportahan ang gawaing ito. Makipag-ugnayan sa opisina at pamisahan para sa mga tiket at iba pang detalye. Mayroon doon pong available na tickets sa bandang likuran at kilid ng simbahan. May dinner, concert ka na, makakatulong ka pa. Ika-8, bahagi pa rin ng ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang. Sa darating na Enero, tayo pong lahat ay inaanyayang suportahan ang ating Kapiyo merchandise. May mga available po tayong t-shirt sa paligid ng ating simbahan at sa mga store outlets sa loob ng shrine. Sa maliit na halaga, siguradong kayo'y makatutulong na. Sa mga nagnanais pong mag-alay ng rosas, available po ang mga rosas sa mayunahan ng ating Divine Mercy Sanctuary. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat, at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 9 ng umaga na may liturhiya ng pagpapagaling at pagbabasbas ng banal na tubig. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangin si Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit nito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang sa lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mo ang tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ang mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo.
mapasamin ang kaharian mo. Sundin na loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Naway pagpalain kayo mga pangirihang Diyos Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapi.